Hello TikTok affiliates. So, nandito kayo kasi bigla na lang nawala yung yellow basket nyo, no? Tapos nakikita nyo sa profile nyo, sa account nyo, pero pag gumamit ng ibang account, wala yung yellow basket. Or nandito kayo kasi marami nagko-comment doon sa video nyo na wala kayong yellow basket. So, ano ba yung mga possible reasons kung bakit biglang nawala yung yellow basket? So, bibigyan ko kayo ng 6 possible reasons kung bakit. Okay, number 1 possible reason, ayan, sold out or unavailable ang items ni seller. Okay, so ibig sabihin naubos na yung stocks niya. Okay, so maghintay lang kayo kung kailan siya mag-replenish ng stocks. At pag meron na siyang stocks, lalabas na rin ang yellow basket. Okay, number 2, pwedeng si seller ay nagkaroon ng violation. Ayan. So, pag nagkaroon ng violation si seller, tinatanggal ni TikTok yung item. So, wala na tayong magagawa doon. Nasa kay seller na yun, diba? Tayo nag-affiliate lang, gumagawa lang tayo ng videos. Ang mahirap lang is, pag nag-trending na yung video, tapos nagkaroon ng violation yung item, aro, sayang ang commission, okay? So, paano ba i-check kung sold out or nagkaroon ng violation si seller? Paano natin malalaman yan? Ipapakita ko sa inyo. Okay, so para makita yung mga sold out or unavailable items, punta lang kayo dito sa TikTok shop. Okay, so dito nyo rin makikita kung nagkaroon ng violations si seller. Okay, so click natin dito manage products. Okay, so nakalagay dito all products. So ayan, makikita nyo dyan. Sold out, unavailable, not approved, or under review. So pag may lumabas na ganun, i-click nyo yan lahat. Pag may lumabas, ayun ang sagot sa mga tanong ninyo. Okay. So, i-click ko lang tong sold out. Ayan. So, nakikita nyo yung mga items na sold out. Nakalagay dito, stock 0. So, habang hindi pa sila naglalagay ng stock, wala talaga yellow basket na lalabas. So, ayun lang ang hirap sa ating mga affiliate. Wala tayong control pag na-sold out si seller. Okay. Sayang din ang commission, pero wala tayong magawa. Kaya yung iba talaga, dalawang yellow basket ang nilalagay nila. Dalawang different seller. So, pwede na rin naman gawin yun. Okay? So, dito nyo rin makikita kung si seller ay nagkaroon ng mga violation dito sa not approved. So far, wala naman sa aking not approved or under review. Ayan. So, ayan. Kung hindi naman sold out at wala naman violation sa seller, posibleng number 3. Ayan. Ikaw ang may violation, okay? Or yung video mo mismong ginawa ay may violation. Actually, si TikTok, nagsesend siya ng notification kapag meron kang violation. Yun nga lang, yung iba kasi, hindi nababasa or ini-skip. So, kailangan magbabasa ng notification kasi once magkaroon ka ng violation, kailangan mong mag-appeal. Kasi may mga points yan eh. Pagka puro-puro ka na ng violation, mababan yung account mo. Ay, sayang. Sayang ang commission. Sayang ang pagod natin. So, magbabasa tayo ng notification. Okay, to check kung may violation ka, turuan ko kayo. Okay, para ma-check naman kung meron kayong violation, punta ka lang kayo sa inyong TikTok shop. Okay, so scroll up lang kayong ganyan. And then, makikita nyo dito, account standing. So, i-click nyo lang yan. Okay, so ito guys, wala naman akong violation. So, 0 points ako. Pero kung meron kayong violation, lalabas yan dito. Okay? So, tingnan nyo, meron ako ditong violation. So, meron akong violation records. Although, natanggal naman siya kasi appeal approved. Okay, para sa mga may violation, mag-appeal kayo guys kasi kailangan talagang ipaglaban nyo yan. Okay? So, kasi yung mga violation na yan, nakakaban ng account yan eh. Sayang ang account natin. Nagtitinda tayo. Dapat ilaban natin, chi. Oh, pakita ko sa inyo yung na-approve na appeal. So, nagkaroon daw ako ng violation. Nag-explain lang ako in English. And then, nagbigay ako ng supporting documents. So, ganun lang naman. Tapos, mag-wait lang kayo ng a couple of minutes. And then, magre-reply na ang TikTok customer service. So, sa akin, appeal approved. So, ganun lang i-check ang inyong account standing sa TikTok, guys. Okay, punta lang kayo sa possible reason pa. Number 4,
hindi updated ang TikTok app, okay? So, pwede sa iba nakikita yung yellow basket. Dito sa account na to, walang yellow basket. Bakit ganun? Hindi updated ang TikTok app. So, try mag-update ng TikTok app. Okay, tapos lalabas na yan. Okay, number 5 is posibleng minor ang may-ari ng account. Ibig sabihin, guys, 18 years old and below. Okay, bawal pang umorder sa TikTok shop. So, maaring minor pa siya, like 17 pa siya pababa. So, kaya wala siyang yellow basket sa kanyang TikTok account. Number 6 is about sa age pa rin. Okay, kung mali ang niregister niyong age. Kunyari kayo ay nagpapabata, kayo ay 19 years old na pero 17 pa rin ang nilagay niyo. So, posibleng yan ang rason kung bakit wala kayong yellow basket. So, mali yung pag-register niyo ng age. So, okay, so para naman ma-check ang inyong birthday, kung tama yung nilagay niyong birthday, punta lang kayo dito sa tatlong linyan to sa taas. And then, punta kayo sa settings and privacy. Okay, punta kayo dito sa account. Ayan, makikita nyo dito, user information. So, i-click nyo lang yan. Okay, so dito sa date of birth, ayan, pwede nyo nang i-edit yung date of birth or ma-check nyo na kung tama naman. So, ganun lang kadali. Okay, so yun lang po yung 6 possible reasons kung bakit wala ang yellow basket. Posibleng sold out, may violation sa seller, or ikaw ang may violation. Minor de edad, yung naka-register na account, hindi updated ang TikTok, at mali yung registered age. Okay? So, yun lang po. Marami pong salamat sa panonood. Sana po yung natulungan ko kayo sa inyong dilemma. At sana po ay mag-subscribe kayo sa aking channel. Magandang araw po sa lahat, and God bless. Thank you!